Kung ikaw ay naka-alloy top box, or ganitong klaseng top box, sa katulad ng top box na ginagamit ko, eh, mag-ingat ka na. So, what is up mga Repa? Boss Alvin here, and I'm back again for another video. And for today's video mga Repa, pag-usapan natin itong alloy top box. Bakit alloy top box? Ganito kasi yan. Last time kasi nagkaroon ako ng event sa Batangas, then inabot ako ng madaling araw. Kamalas-malasan, nawala ako yung susi. Ngayon ko yung susi ko, hindi ko alam kung saan nalaglag o nang misplace ko ba. Eh ang problema, nandito lahat ng gamit ko. Nandito yung camera ko, nandito yung mga video na dapat kong edit, nandito yung mga photos na dapat kong edit. So ang laking problema, kung paano ko siya bubuksan, hindi ko alam kung paano siya bubuksan, paano ko matatapos yung trabaho ko. So pagdating ko dito sa bahay, nag-isip ako ng nag-isip kung paano ko babubuksan tong alloy top box na to. Pero nagawa ko naman siya ng paraan, namuksan ko naman siya. Ikot-ikot ako, naisip ko ano ba pwede kong gawin. Hanggang sa pumasok sa isip ko, bakit hindi ko kaya siya try na baklasin o kaya tanggalin yung lock para makuha ko yung mga gamit na nasa loob. Imbis na baklasin, naisipan ko siyang sikwatin. Ito yung ginamit ko, open wrench. Then, nung nabuksan ko siya, napaisip din ako na hindi pala safe mag-iwan ng mga importante o mga mamahaling bagay sa loob ng alloy top box. Kasi, pwede siyang mawala nang hindi mo namamalayan. Ganito kasi, isipin mo ha. Kung ito, nakalock na, pwede mo siyang buksan nang ito lang yung gamit mo. Sisikotin mo lang siya ng ganito. Bukas na siya. Ba? Mananakawang ka. Limbawa, nag-iwan ka ng cellphone, camera, wallet, etc. etc. Mga importanteng bagay. Lalo na kung iiwan mo yung motor mo sa mga open parking, o kaya sa mga parking sa mall, iwan mo siya ng matagal na oras, o kaya yung motor mo is nakapark lang sa labas ng bahay mo, then naka-alert lock box ka, may naiiwan ka dun na importanteng bagay. Let's say, naiiwan natin wallet mo dun, naiiwan natin pera mo dun. Eh kung hindi lang pala akong nakakaalam kung paano buksan to ng ganito, kung merong mga tao na nakakaalam na buksan to ng ganito, na gumagawa ng di maganda, yung namimerwisyo, let's say sabihin natin, nag-i-interest na hindi kanila, or nagdanakaw ng hindi kanila. So, malaking chance na mawalan ka nang hindi mo namamalayan. Nabuksan eh. Nang ito lang yung ginagamit. At isa pa doon, pwede mo ulit siyang isara. Ipipress mo lang siya. Eh, itutulak mo to. Nakalock na ulit siya. Ganun lang siya kasimple. So, kung ikaw ay naka-alloy top box, or ganitong klaseng top box, sa katulad ng top box na ginagamit ko, eh, mag-ingat ka na. Ngayon pa lang, huwag ka nang mag-iwan ng mga importanteng bagay o mamahaling bagay sa loob ng top box mo dahil napakadali pala nitong buksan. Hindi ko naman ginawa tong video na to para makaperwisyo or sirain yung market ng ganitong mga klase ng alloy top box na katulad ng ginagamit ko, no? Ginawa ko to for awareness sa mga kapwa ko riders, sa mga kapwa ko nagmumotor, sa mga kapwa ko gumagamit ng alloy top box. Kasi alam ko na halos lahat tayo na gumagamit ng alloy top box, eh nag-iiwan tayo ng mga importante at mahalagang bagay sa loob ng alloy top box natin. So malaki yung chance na maaari tayong mawalan, maaari tayong manakawan. So ngayon pa lang, best way siguro sa ganyan, dali na lang natin yung mga importanteng gamit natin. Kung iiwan natin sa parking lot yung motor natin, or iiwan natin yung motor natin sa labas ng bahay, doon natin igagarahe, eh alisin na lang natin yung mga importanteng bagay sa loob ng top box. Ilagay na lang natin sa safe. Pasok natin sa loob ng bahay, o kung may pupuntaan ka, bitbitin na lang o ilagay na lang sa bag. So sana huwag magagalit sa akin yung mga seller nito ng ganitong mga klase ng alloy top box na katulad ng alloy top box na ginagamit ko. Ginawa ko to, sabi ko nga, for awareness sa mga kapwa ko riders, sa mga kapwa ko nagmumoto. Siguro ikaw naman na seller ng ganitong top box, eh baka may motor ka rin at gumagamit ka rin itong ganitong klaseng top box. So ngayon pa lang, eh mag-ingat ka na rin. Huwag ka na rin mag-iiwan ng mga importante at mamahaling bagay sa loob ng alloy top box mo. So wala po sanang magagalit. Hindi ko to ginawa para sirain yung market o sirain yung benta nyo sa ganitong klaseng top box. Ginawa ko tong video na to para malaman ng iba na pwede palang ganon, pwede palang ganito, na mabubuksan pala siya at maisasara ulit nang hindi mo namamalayan.
mananawan ka na nang hindi mo pa namamalayan. Video na to, makakatulong din to sa'yo. Alam mo kung bakit? Halimbawa, naiwan mo yung susi mo sa bahay or nawala yung susi mo. May meeting ka, may trabaho ka, then yung mga importanteng papeles o yung importanteng gamit mo ay nandito, pwede mo siyang buksan. Ayan. Diba? Ganun lang kasimple. Tapos, paano mo siya ilalak ulit? Ganyan. Pero, make sure lang na pag ginawa mo yon, eh, siguro gawin mo walang ibang nakakita sa'yo para safe. At, huwag ka na ulit mag-iiwan ng importanteng bagay dito sa loob ng alloy top box mo. Okay? So, yun lang. Inuulit ko ulit. Wala ko saan ang magagalit. For awareness lang para sa mga kapwa ko ng mga motor at sa mga kapwa ko motorista na gumagamit ng ganitong klase alloy top box. No hate, just love. Peace out.